paano interpret ang ating salikang batas? Number two question, sino ang mag-interpret ng ating salikang batas? Mm. Kung sino, ang korte lang ang pwedeng mag-interpret ng ating salikang batas. Kung sinasabi yan ni Congressman, opinion niya yan. Kung sinasabi yan ng abogado, opinion niya yan. Ang may interpretasyon sa batas, ang Korte Suprema. That's why, when doon ako sa Kongreso, MJ, if you remember, never ako nagbigay ng sarili kong opinion. Palagi kong sinasite yung mga jurisprudence ng Supreme Court. Kasi, ang Supreme Court lang ang may authority to interpret the law. Mm. So, pag Supreme Court ang nasasabi, yun talaga ang part of the law of the land. So, the Supreme Court ang may authority to interpret the law. Paano interpret nila? They're using yung tinatawag na the intent of the framers of the Constitution. So, di ba, nung 1987 Philippine Constitution, may tinatawag ding Constitutional Commission na inappoint ni former President Cory Aquino. Yung Constitutional Commission, may mga magagaling na abogado, magagaling na mga negosyante, marami yun, marami sila. So sila ang gumagawa ng framers ng batas. So may minutes yan, minutes. So yung minutes na yan, yun ang basis ng ating Supreme Court to interpret the Constitution. But of course they will also follow the constitutional principles in interpretation. How to follow the constitutional principle? Number one, of course, the intent of the framers. Normally, as a general rule, the provision of the Constitution is self-executory. When you say self-executory, hindi na kailangan ng batas. Like for example, the Bill of Rights, due process, equal protection, hindi na kailangan ng inabling law kasi batas na yan. Okay? Self-executory ang majority of the provision of the Constitution. But of course, may mga non-self-executory. Like for example, bawal ang political dynasty. Bawal yan sa ating salagang batas, but may as defined by law. So kailangan pa ng enabling law para maging bawal ang political dynasty. Kung walang enabling law, hindi pa maging bawal. Kasi principle lang ng ating salagang batas, but walang batas na explain kung ano yung political dynasty. Second principle in Constitution is it is mandatory, not optional. And third, it is prospective, not retroactive. Ibig sabihin, ang salikang batas ng 1987 is only applicable today, 1987 up to today. Hindi siya maging applicable in 1970, 1975 kasi iba ang salikang batas at that time.